Paghanga at pag-angat ang diwang sumasagi sa isipan natin sa unang dalawang pagbasa. Malinaw po ito sa tanghaling tapat kung kailan ang kasikatan ng araw ay pinakamatindi. Ayon kay Josue, hinango ng Diyos ang Israel sa kahihiyan ng pagkaalipin sa Ehipto. Bukod dito, hinango rin sila ng Diyos sa ganap na pagkagutom sa disyerto ng pinagkalooban sila ng mana na di maglaon ay napalitan ng buhay na tinapay, tunay na tinapay na mula sa ani bilang nilang trigo sa Kanaan. Hindi lang sila hinango sa pagkaalipin. Asenso rin ang dulot sa kanila ng Diyos. Matapos magsawa sa mana, tumanggap sila ng tunay na pagkain, tunay na bunga ng mga halamang tanim, sinangag na trigo at tinapay na walang lebadura. Pagbabago naman ang bunga ng pagkahangon ng mga tagasunod ni Kristo sa dating pamumuhay. Ang sinumang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Ang dati ay naglaho na. Dating kaaway sila, ngayon ay itinuring na kaibigan. Dating malayo at sinipayo, sila ngayon ay tinatawagan upang panumbalikin sa Diyos. Ang pagkahango ay malinaw ang tinutumbok, malinaw ang kahihinatnan. Pagbabagong anyo, tulad na narinig natin noong isang linggo, ang pagbabagong anyo ni Kristo na siya rin nating tadhana. Sa dinami-dami ng taong nagdaan bilang isang guro, isang tagahubog ng mga kabataan matapos ang 33 taong pagtuturo sa iba-ibang dako ng daigdig, alam kong mayroong kabataang mahirap hanguin at hutukin ang asal. At mayroon namang madaling turuan at hubugin. Ngunit kalimitan ng mga madaling hubugin sa simula ay tulad ng mga butil, buto na nahulog sa mababaw na lupa. Madaling yumabong, ngunit pagdating ng init ng araw ay madaling nalalant at namamatay. Mayroon namang makunat kumbaga sa simula. Mahirap hutukin, mahirap pasunurin, pero dumarating ang sandali na kapag nagbago'y tuloy-tuloy na ang wagas at malalim na pagbabago. Sa aking karanasan, mayroong sandali kung kailan kumbaga ay nauntog ng matindi ang bata. Natatauhan, nayayanig at kagyat na kakaunawang oras na upang magbago. Nahango siya ika nga mula sa lusak, ngunit dapat ito ay masunda na higit pa na pagbabago. Sa maraming taong kong pagtuturo, isa ito sa marami kong karanasan. Mayroong pagkakataon na dapat mauntog kumbaga ang bata. Pag nauntog, natatauhan. At sa sandaling matauhan ay tuloy-tuloy na hindi lamang ang pagbabago, kundi ganap na pagpapanibago. Nais kong isipin na isa ito sa nilalaman ng magandang balita sa araw na ito. Bukod sa pagkahango natin sa kasalanan, tayo'y tumanggap ng balita at katotohanan ng ating pagbabagong anyo kay Kristo. Ngunit ang pagbabagong anyong ito ay bagay na Diyos ang may gawa. Hindi natin kayang gawin ito sa ganang sarili nating kakayahan. Diyos ang may akda ng bagong buhay natin kay Kristo ang tagapagligtas. Ngunit nasa Diyos ang awa, pero nasa tao ang gawa. Kaligtasan ang dulot ng Diyos, pero hindi magaganap ito kung walang pakikipagtulungan ang tao. Dito kahit papasok ang talinghaga sa Ebanghelyo ni Lucas tungkol sa alibughang anak. Dala ng kapusukan, nagsikap magsarili ang bunsong anak, humiwalay sa ama, kinubra ang kanyang mana, nagbuhay mayaman, nag-asal makasarili, nagpakasasa at nilustay ang hininging mana. Hanggang sa siya'y mauntog at mapagtantong siya ay nagkamali. Natauhan, nagkamalay, at sa kanyang pagkamulat ay nakita niyang kailangan niya ng pagkahango. Kailangan niyang hanguin sa kahangalang kinabuliran niya sa kasawiang palad na siya mismo ang may kagagawan. Lumutang ang kwentong ito, ang tunay na kalikasan ng Diyos, ang kanyang dakilang habag at kahandaang magpatawad na ipinamalas ng Ama na araw-araw nakapamintana sa pag-aabang sa pagbalik ng kanyang alibughang anak. Natupad ng ganap ang hula sa unang pagbasa. Napatunayang lubos ang sinasaad ni San Pablo sa kanyang liham sa mga taga-Korinto. Hinango tayo sa lusak, tinawagan tayo sa pagbabago, at pinagkakalooban tayo ng higit pa ang unti-unti ngunit ganap na pagbabago. Alam natin kung anong kahulugan ito. Ang ginto
na minimina sa lupa'y hinahango sa putik. Pwede nating kasgasin ito at pakintabihin, ngunit hanggat hindi ito inilalagay sa lantayan, ay hindi kailanman magiging dalisay at lantay na ginto. Kailangan itong dalisayin sa proseso ng paglalantay ng ginto. Ito ang naganap sa alibugang anak, hinango, nagbago, at higit sa lahat gumawa ng hakbang at ginawa ng paraan ng mapagmahal na ama upang lubos na magpanibago. Ito ang katotohan ng naghihintay para sa atin lahat ngayong Kwaresma. Bukas at makalwa hanggang marating ang langit na tunay nating bayan. At ito po ang inyong kalakbay at katotoo, nagsasabing salamat po at pagpalain po tayo ng Poong May Kapal.